Ano nga ba itong estate tax na paulit-ulit sinasabi ng Manila Mayor Isko Moreno at nakahanap pa siya ng backup sa COMELEC debate mula sa halos lahat ng kandidato? Ano nga ba itong estate tax na paulit-ulit ninyo sinasabi? Di ba? Na last year pa, na si Carpio rin mismo ay binanggit ito. Hyper. Chill lang tayo. So, rewind lang. Again. Ano nga ba itong estate tax na paulit-ulit sinasabi ng Manila Mayor Isko Moreno at nakahanap pa siya ng backup sa COMELEC debate mula sa halos lahat ng kandidato? Ano nga ba itong estate tax na para kayong siramplaka na paulit-ulit niyong sinasabi at hindi ba't binanggit na rin ito ni Carpio last year even before nag-file ang mga anti-Marcos ng ilan ba yung 8 o 7 DQ cases? At hindi komo na nakakuha ng kakampi si Isko Moreno nung nagdebate sila dahil hindi komo marami nagsasabi ay totoo na ang isang bagay. Google nyo, GR 120880 1997, ng ibaba ng Korte Suprema ang desisyon na nagsasabing 23 billion pesos ang estate tax na kailangang bayaran ng mga Marcos. Ang ibig sabihin nito, buwis sa kanilang mga ari-arian. 23 billion estate tax. So, sinasabi ba ninyo, sinasabi ba ng gobyerno na hindi ill-gotten wealth? Ibig sabihin pala, mayaman talaga ang mga Marcos. At dahil 25 years ago pa ang 1997. Ate, wrong gramming po kayo dyan. Anong 25 years ago pa? Di ba dapat 25 years ago na? At dahil 25 years ago pa ang 1997. At dahil 25 years ago na ang 1997. Ang sabi ng mga abogadong nagpetisyon para kanselahin ang COC ni Marcos Jr., umabot na daw sa 203 billion pesos kung isasama mo ang surcharge, interest at multa. And it was even extended for 2 years. So, 203 billion? Talaga ba? Unang tanong doon, nagbayad na ba sila kahit ni isang kusing sa 23 billion pesos? Unang tanong doon ay inalam mo ba kung tapos na yung kaso? Kung ano-anong estate ang pinag-uusapan dito? Anong mga ari-arian? At kung nai-award na ba ang mga ito? Yan ang hirap sa atin. Ngawa lang na ngawa. Basta lang makagawa ng chismis. Este, balita. Hindi natin alam. Oh, di ba? Wala kang alam. Oh, hindi mo kasi inalam. Yan ang mahirap sa'yo. Kaya wala kang alam. Kasi hindi sila sumasagot. Ma'am, have you paid both, does the Marcos family paid any of the 23 billion in estate deficiency taxes that the Supreme Court ordered? Yes, I think we are talking about elections. Eh, paano nga silang sasagot? Hindi pa nga tapos ang kaso. Ngayon, kung alam mo lang sana yan, edi iba sana yung linya ng tanong mo. Diba? Eh teka, bakit mo naman pagbabayarin ng buwis ang mga Marcos para sa isang ari-arian na para sa gobyerno ay dapat gobyerno ang nagmamay-ari? Eh teka, bakit ang gulo ng tanong mo? Eh teka, bakit mo naman pagbabayarin ng buwis ang mga Marcos para sa isang ari-arian na para sa gobyerno ay dapat gobyerno ang nagmamay-ari? Te, nakain mo ka ba ng coke? Katulad ni Guanzon? Sana ngumuwi ka na rin, di ba? Eh teka, bakit mo naman pagbabayarin ng buwis ang mga Marcos para sa isang ari-arian na para sa gobyerno ay dapat gobyerno ang nagmamay-ari? Eh kung pagmamay-ari naman pala ng gobyerno yon, eh bakit mo sinisingil ang mga Marcos? Make sense? Galing ng tanong eh, no? Hiningan natin ng paliwanag ang dalubhasa sa batas si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Nagpapatawa ka ba? Hihingan din sana natin ng paliwanag ang Marcos Camp, pero hindi rin naman sila nagpapa-interview. Hihingan din sana natin ng paliwanag. Ambush interview yung ginawa ninyo. Alam mo,
kung gusto niyo sana hinga ng paliwanag, eh sana ginawa ninyo yung magagawa ninyo. Tama? Pero anong ginawa niyo? Puro ambush interview. Di ba? As someone in your profession, as a so-called journalist, and as someone delivering news, hindi ba dapat binabalanse ninyo ang inyong balita? Kaso, bias na bias. Una-una, sinabi mo na yan kanina na hindi nyo nga makuhanan ng sagot ang mga Marcos. Tapos, inuulit mo na naman dito. Siguro, pwede mo pang ulitin sa pangalawang pagkakataon, pero sa ganitong linya, mga tipong we are yet to get answer from the Marcoses. Mas mabuti pa siguro yung ganun. Pero yung inuulit nyo lang, yung dati, para saan? To expound your point? Kung paano nyo pinapasama sa kwento ninyo, sa news ninyo? Bulag lang at tanga lang. Lutang lang ang naniniwala o nabubola ninyo. Sabi ni Justice Scarpio, kahit daw galing ito sa nakaw na yaman. Nakaw na yaman. Sinasabi ninyong nakaw na yaman dahil ill-gotten wealth? Como ill-gotten wealth ay nakaw na yaman na? Sino ba unang-una nagsabi ng ill-gotten wealth? Hindi ba yan ay executive order ni Cory? Napakalinaw na ayan, sinasabi ng ill-gotten wealth as defined would actually address doon sa kung ano napapaloob sa executive order number 1 and number 2. At hindi ba nga't yung executive order number 1 at number 2 ay totally against specifically the Marcoses. At kahit na sino lawyer ang tanongin mo, pag sinabing ill-gotten wealth, hindi ibig sabihin yan ay nakaw-matic. Dahil hindi lamang yan ang ibig sabihin ng ill-gotten wealth. Kaso, tayo mga Pilipino, ginagawa natin nakaw agad ang ibig sabihin, which is very, very wrong. Taxable pa rin. Parang pag kumita ka sa isang krimen tulad ng stock manipulation, kahit pa illegal income ito, taxable income pa rin. Ayon sa Mateo 15:14, bago tumaas ang kilay ninyo dyan, I'm just trying to make a point. At hindi ba't ang sabi doon ay, kung ang bulag ang aakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Umamin ang BIR at PCGG na noong 2003 nagkaroon sila ng verbal agreement na uunahin muna nalang singilin ang buwis doon sa mga ari-ariang wala nang question. Ang estate tax, sa estate mo sisingilin, hindi sa tao. Section 91 ng tax code, ang estate tax ay dapat bayaran ng executor, administrator, tagapagmana o heir. Ang galing maningil, te, no? No, parang pautang lang, no? Galing maningil. Pero, hindi nyo ba naisip? Nung time na nilabas yan, nasa ba si Marcos niyan? At even now, di ba, naka-frozen pa rin yung mga assets nila? Paano yung babayaran? At alam naman ninyo ang sell-in ni Marcos, ni BBM, di ba? Nasa aabot ba ng billion? How would you expect for BBM to pay? And again, hindi pa nga na-award dyan. Na-award na ba yan? Ito ang paboritong case ng Marcos Camp sa tuwing ipagtatanggol nila na ang failure to file ITR ni Marcos noong gobernador siya ay hindi crime of moral turpitude. Ding! Income tax? Isinama sa estate tax? Maisingit lang? Failure to file ITR, matagal nang tapos yan. Let's stick to estate tax. At pwede ba? Moral turpitude? Again? Ilang DQ na ang isinampa dyan? Umaapila ka? So, ibig mo sabihin,
mas maalam ka pa sa mga nakaupong attorney, lawyers, blah blah? Alam nyo guys, yung mga tumitira kay BBM dyan, tapos sa 40 years na po, hindi nyo pa na ipakukulong yung mga Marcos, I have a pretty good feeling eh. Yung pong dami ng na-research niyo sa Google, nakakasamaan ng mga Marcos, napakadami yung alam eh, di ba? Feeling ko kayo talaga yung susi para maipakulong na sa wakas ang pamilya Marcos. Yung mga ano dyan, mga galit na galit sa 203 billion, feeling ko ano, testimony nyo lang yung kulang. Please, punta na kayo sa korte. Ilabas nyo na inyong testimony. Ipakulong nyo yung mga... Sa dami ng nag-google ninyo, sa dami ng nag-google ninyo kay Bongbong, baka kayo na lang talaga yung kulang. Yung input nyo na lang sa decades old na kaso ng PCGG, baka input nyo na lang talaga kulang. Game over. So, kayo ang susi para ipakulong ang mga Marcos. So dali, punta na sa trial court. Go na. Diyos ko, eh, alam niyo naman pala lahat. Oh, mag-ano kayo? Petition and intervention. Ganon. As a concerned taxpayer, ganon. Ganon. Diba? Diyos ko, kayo naman pala. Susi, ito din yung sinasabi. O, di, pakulong niyo. Dali. Go. Nagbibigil ba sa inyo? Nagbibigil ba si Bongbong na may warrant of arrest kumari, tapos eh, nag-resist ng arrest. Wala naman. Kayo susi, pakulong mo na. Ang BIR ay merong 5 years na right to collect. Ibig sabihin, kada 5 taon ay kailangan mong magpadala ng demand. Ang huling demand na pinadala ng BIR, December 2, 2021. Ang BIR ay may 5 years right to collect. Pero nabanggit mo ba yung about sa GR 120880? O baka hindi mo rin alam yon? At noon pa man ay kinuha na ng BIR ang 22 properties as of February 22, 1993, additional 4 no May 20, 1993, and finally another 4 on May 26. At kating-kating sila ibenta, May 26, 1993 rin mismo nilabas nila ang notice of sale for public auction. Kaya ang warning ni Yorme, kapag nanalo si Bongbong Marcos bilang Pangulo, eh pwede na lang niyang utusan ng BIR na sasailalim sa executive government niya na huwag na lang magpadala ng demand letter sa 5 years para lapse na o burado ang 23 billion na pwedeng umabot sa 203 billion pesos na utang sa buwis. Pag nanalo si BBM, magpapadala? Eh di nandun siya sa Malacanang, eh di dun sa kanya ipapadala yun o kaya baka siya na yung ipakuha na lang niya. Pero nakakatawa talaga yung 23 at nag-aalala kayo na baga yung 203 potential collection ay hindi na makulik? Again, hindi ka ba aware? Hindi mo na naman alam na merong estate tax amnesty? And again, that is even extended up until next year. At uli-uli, sabi nga, sabi mo nga, paulit-ulit na lang eh, no? Para tayong siramplaka ka eh. Ha? Ah, parang minamind condition, binibrainwash ninyo yung mga nanonood sa inyo, ng mga mali-mali paulit-ulit na mga impormasyon. Talagang, ginagawa ninyo yung sinasabi ninyo na kahit mali, basta paulit-ulit, no? Paulit-ulit, yun ang matatandaan ng mga tao. Galing. Brainwashing. O yung pinapasok ninyo. Yun yung pipiliin ninyo. Pero sir, ano po? O kaya kailangan talaga bantayan natin maigi ang eleksyon na ito. At hindi po ito fake news, ha? Yung pipiliin ninyo, wag lutang. Kasi siya mismo, hindi rin niya alam kung anong sinasabi niya. Nag-aalala siya sa 203 billion? Ano yung GR 120880 na mismong nakalagay doon ang BIR na ngulekta na ng 22.44, so bali 30. At isinubasta na notice for public auction? Galing!
Actually, tinanong ko rin si Attorney Vic Rodriguez, paano kung nanalo si Marcos bilang Pangulo? Inuulit mo na naman? Meron naman pala kayong interview na naman kay ano sa kampo ni Marcos. Oh, tapos inuulit na naman dito. Di sana yun lang yung ikalawa kaninang sinundot ninyo, di ba? Galing. Iuurong ba ng BIR, ng PCGG, or pwede rin ng OSG ang utang na itong buwis? Magiging Pangulo lang? Iuurong? Ano yun, sila na yung mismo yung nagde-desisyon sa kaso? Galing talaga ng tanong, ano? Lutang din eh, no? O, e pag ginawa yun, ano sa tingin mo ngayon ang mangyayari? O, diba? Lalabas at lalabas din yan na minanipula, diba? Na minaniobra, o, na binaliktad yung dapat na kalalabasan. Di nag-iisip. Huwag nyo naman kami igaya sa inyo, susme. We have a campaign to run and we have an election to win. First things first. Anong mangyayari kapag nanalo na sila ng eleksyon? Yun ang kailangan pag-isipan ng mga butante bago May 9. Ano ang dapat pag-isipan ng mga butante bago ang May 9? Kung paano di makatulog kasi baka mamaya makaidlip na naman kami. Biglang ma-smart magic na naman ng kumukulik. Umaalingaw-ngaw po sa akin tainga ngayon ang mga binigkas ni Mrs. Yung asawa ng ating Comelec chairman na ngayon ay nasa Amerika at ayaw nang umuwi. Siya po ang chairman. Nagkaroon tayo ng halalan 2016. Ano ang sabi niya nung tinanong ng kanyang may bahay? Bakit ang daming dalang pera? Cash. Ano sagot niya? Sweldo ko ito sa SmartMatic. That is on record. It came out in all the major papers in the country and it is an admission that the Smartmatic can be part of a conspiracy to cheat any one of us. Kaya gigisingin ko ang inyong mga isipan, mga kasama, and I'm taking advantage of this opportunity to clarify certain points that the gentleman from Caloocan is trying to put on record. I'm also putting on record that the Smartmatic cannot be relied on. The PPCRB definitely is not a guardian. It is a trademark for good housekeeping. When a cheating is done, they come out. Walang dayaan na nangyari. At pag tinanong nyo sila, ano ang gagawin nyo kung may nagkadayaan? Eh, tapos na ang trabaho namin sapagkat tapos na ang eleksyon. So, yes, the sooner we accept the fact that what's going on at the Presidential Electoral Tribunal is something that is done in areas where their cheating has been planned and executed. I believe in the cause of Vice President Bongbong Marcos. I believe in his allegation that he was cheated of his victory. But I'm also telling him straight, walang mangyayari sa protesta niya sapagkat walang sasang-ayon sa kanya sa COMELEC. Everybody will be covering up the crime and the protest of the winner, real winner, and I believe it was Vice President Bongbong Marcos, will not be given justice. Maghintay na lang tayo ng katarungang nanggagaling sa Panginoon Diyos. Baka mamaya, makaidlip na naman kami. Biglang ma-smart magic na naman ng kumukulik. Diba? Pinagsasabi nyo dyan. Alam mo, ang mga tao, gising na, matagal na, eh kaso nga, yun na nga. Diba? Pati na lang sa numero ng mga umaattend. It's pointless. That is supposedly like, ano ba tawag nila doon? Proclamation rally for that city. For that city. Pero ang umaattend, ano, paulit-ulit sila at sila rin. O sabihin na natin, 100,000. So, 100,000 sa Cavite, 100,000 umaten sa Marikina, 100,000 sa Nueva Ecija. So, sila-sila rin lang naman. So, anong butante nyo? 100,000 lang? Ah, o nga pala. Nakalimutan ko. Plus 1 ang SWS rating. Let's go.
price. Hey! For your money, for a clean sweep, we can hack it, and we'll make you win. No more losing, just come and get it while you've still got time. The results, baka hindi ka mabuti. On the night before elections, you have some vocal math. The source code can be broken, madali lang siyang i-hack. Mga dilaw LP, they have the recipe. It's called Smart Magic. It's called Smart Magic. On the night of the elections, nakakot lang naman. Two hours is all we needed to cut down the laman. Mangadilaw LP, they have the recipe. And it's called Smart Magic. And it's called Smart Magic. I'm too sober, hide my surprise. Pag magpanik, just sleep overnight. It's the photo, iba ay zero. We have so much time. Hey! We can read the results, but hindi ka mabuti. If you want to win elections, and zero yung iba. Straight-minded can't be broken, talagang garapanan na. Mga dilaw LP, they have the recipe. It's called Smart Magic. It's called Smart Magic. Take a peep at the secret server, one click and you'll be fine. Aesthetic change and reason, señales will be done. Mga dilaw LP, they have the recipe. Magic. All the boys of us in this special store. Come on, put your hands together. Kung kulang sa'yo, and let's put more. Come on, here we go. Boys of us in this special store. We have the recipe. Kung kulang sa'yo, and let's put more. Magic. And it's called Smart Magic. Hack from above. Hey! Hack from above.